Welcome back to my channel, Thessalonica's Farm. Last two days ago at ngayon nandito tayo ngayon sa free range area natin kung saan nakalagay yung mga Rhode Island Red and Rhode Island White natin. Kung mapapansin nyo sa kabila ko, so next vlog i-update ko to, and ganito nang kalalaki yung mga tanim nating mais. So next vlog ko na lang yan i-update. So ngayon mag-vlog tayo ng mga i-free range natin or ipapakawala na natin ng mga manok na Rhode Island Red and Rhode Island White. Ito yung mga manok na mga depisa ko galing sa incubator at ngayon i-free range na natin sila. So hindi lang ako nakapag-update dito mga farmers kasi umuwi ako ng Manila. At ngayon makikita ninyo kung gaano kaganda yung mga naging sisiw natin hanggang sa naging ilang buwan na sila. So ngayon mapapakita ko na sa inyo. Sorry kayo mga farmers, at ito na yung ulit yung mga soon to be breeders natin at dumobli na yung dami ng mga manok natin. Sorry kayo, mapakita ko sa inyo. Ito, pasok pa tayo. Dito tayo sa Rhode Island Red na range area. Pasok tayo. Si Dolly Pisa. So, na medyo madamo ngayon dito sa ating free range natin dahil ulan na ulan dito sa farm or dito sa Bohol, sorry. Ulan na ulan ngayon dito sa Bohol, mga ilang days na daw. So kaya medyo kumakapal yung damo. So okay naman 'yan dahil meron din tayo magiging silong sa mga manok kasi nga free range area 'to. At as well as may matutukan sila dito mga kung ano-ano, makakapag self hunt sila dito ng mga kung ano-ano. So ayan, makita ninyo nandito na yung mga Rhode Island Red natin, ang mga dating breeders natin. So, yan. Picture na yung parang puti. So, yan, mga breeders natin dati na nagsusupply sa atin ng mga Rhode Island Red Fertile Eggs. So, magaganda na yung kanilang mga katawan, mabibigat na, siksik na, at madalas na silang mag-itlog kaysa noon. So, like kayo, papakita natin yung mga range area natin ng mga manok. Ang gaganda! Ayan, pakitaan ko muna kayo ng konting clip ng mga magagandang manok natin. So, napakadami. So, ito mga farmers, ito yung ating mga manok na 3 months old galing sa ating mga napisang itlog na fertile eggs ng mga Rhode Island Red and Rhode Island White na mga manok na mga itlog. So, lahat ito galing sa ating incubator dahil yung mga Rhode Island Red and Rhode Island White na manok, hindi naman ito naglilimlim ng sariling itlog. So, lahat ito nakikita ninyo sa likod ko, lahat yan galing sa ating incubator. So, dito, nakahiwalay sila dito ng free-range area. Kung mapansin ninyo, pakita mo itong net natin. Ayan, may net siya na nakahiwalay sila itong mga bago nating manok. Ayan, nakaharang yan. Para habang lumalaki sila, hindi agad sila makakasama sa mga breeders natin. Pero ngayon, pakakawala na natin yung mga babae dito at pwede na sila i-free-range kasama ng mga bago nating breeders. So, ayan. So, ngayon, papakainin muna natin sila dahil hapon ngayon. So, para mas maganda yung pagpapakawala natin mamaya. So, like, pakainin natin sila. So, yan na yung mga pinaghirapan natin na galing sa ating incubator. So, kuha tayo ng isang puti. Ito. So, 3 months old mga farmers na Rhode Island White. Ayan, napakaganda ng ang katawan. Sobra, malaki na agad siya kahit magtatatlong buwan pa lang. So, kasi nga heritage chickens, malalaki sila. So, ito puti. Picture po. Puti.
then kuha tayo ng pula. Pula. Pulang-pula na sila. So kung mapansin nyo, nung mga sisiw pa lang sila, medyo maroon pa lang kulay. Hindi, mga light brown. So habang lumalaki yung Rhode Island Red, so lalong pumupula yung balahibo. So habang patanda sila ng patanda, pared ng pared yung kanilang mga feathers. So ito, 3 months old, magti 3 months old na Rhode Island Red na tandang lalaki. Farmers, ready na tayo ngayon na magpakawala ng mga babae na Rhode Island Red and Rhode Island White. So yung mga babae na Rhode Island White, so sa kabilang range natin ilalagay yon kasi nandun yung mga puti. At yung mga Rhode Island Red naman na babae is dito sa area na to, doon sa kabila. So iiwanan natin yung mga lalaki dito ng mga Rhode Island Red and White kasi para maiwasan yung pag-i-inbreed. Then, pakawalan lang natin itong mga manok sa labas dahil hindi pa naman ito mag-iitlog at maliliit pa. So pag nasa stage na sila na pwede na silang mangitlog at kakastahan na sila ng mga roosters, so bibili tayo ng mga panibagong mga lalaki. So hindi kasi pwedeng yung mga breeders natin na lalaki yung kakasta sa kanila once na ready to lay na sila dahil mag-i-inbreed sila. So kaya kaya itong mga matitirang lalaki ditong 3 months old, so for sale to mga farmers. At yung mga malalaki natin na breeders, next mga 3 months, magiging for sale din sila kasi mabibili ako ng mga bago kong lalaki dahil yun nga, iwas inbreed. So mag-start na tayo maghiwalay or magpakawala ng mga babaeng Rhode Island Red and White para makapag-free range na sila dito. Na kuya! So yan, si Kuya Ali yung kasama natin. Siya yung magpapakawala. So alam ko naman yung babaeng puti, kuha ako dito. So ito, babae ito. Babae ito na kuya! Paano mo nalaman? Ito. Kasi pag lalaki, malaki yung palong. Ah. Pagka babae, ganyan siya, sexy tingnan. Parang camera girl. So dito na natin ilagay yung mga babae. Woo! Fly! Bye! Gusto niya bumalik? Gusto niya bumalik? Babae. Hindi mo tikawa mo. Oo nga. Kasi dito na sila nasanay sa kulungan nila. Kaya... Pero sasanayin natin sila na naka-pre-range na. Kaso kumakain pa eh. Sige na yan. Kasi pag natapos na sila pakiinin, maglisoli, mahirap na silang mahuli. Ipa. Tatlo. Tatlo sa'yo. Isa sa atin, apat. Bilangin din natin para alam natin din. Yun. Basta Jill, matingin mo. Humiid lang. Humingin. Magat na lang yun. Ayan. Video mo na lang siya. Video mo lang sila. Bagong vloggers sila. Vloggers. Pero di Lola. Ma. Pero di Lola. Ilang ito dito yun? 6. Kanunin ko na nag-uisa, 7. First,
sale to. Lahat ng lalaki natin dito na iiwanan at hindi free range. So, ito lahat po ay binibenta. So, kung anong buhol kayo mga farmers, binibenta namin to ng 500 pesos per head. So, pure breed, pure breed Rhode Island White and Rhode Island Red. Galing po sa aking pag bibreed. Ayan. Galing pa yun sa incubator. Kung makikita nyo, maganda naman po yung manok. Ayan. At malaman. So, kung gusto nyo po magsimula ng Rhode Island at gusto nyo may breed, meron na kayo agad na ganitong klaseng kalaking manok, 3 months old, at pwede nyo maging breeders, gagamitin nyo pang breeder. So, okay na okay to. Tapos, yung mga malalaki naman na, ayun, yung malalaking tandang ko doon, so, 1,000 per head yun kasi sobrang bigat na rin. Ilang kilo na yun? Yung malalaking breeders. 3 to 4 kilos na yun mga farmers yung malalaking breeder natin ng manok. Ayan. So, ito muna yung mga for sale natin sa mga nagtatanong. Marami kasi nagtatanong kung may binibenta na tayong manok na kasi kalamitan, puro tayo 14 eggs. So, ito po, mga release natin ngayon, mga 3 months old, Rhode Island Red and White, tsaka mga breeders na halos year old na rin. Kapila ni Mok. Ma. Wala ka ba babatiin? Lola. Hi, sa ang lola nga guwapa, Matilde Ibao. Mama. Ang lola. Nanood ba si Lola? Okay, isa mo. Ayun, nakakatawa ang mga farmers. Oh. Gusto nilang bumalik. Natingin sila. Ayan o. Oh. Sa ilalim. Na iniintay yung gusto nilang bumalik. Ayun. Ayun, girl. So, naninibago sila kasi bagong lipat. Yun. So, mas malaki yung area nyo dyan kasi free range. Wala. Ako nga tinuka. Kailan natulog? Ito pa isa. Hindi na, ito balik. Naripat ito. Iwa na. Ito na lang dito. So, puro lalaki na natira karamihan. Meron pa sa loob. Ito na yung mga one. Ito. 3 Tumakas ka gai. 4 Yeah. You know, bae pa 'yon. Mm. Yung isa. So meron din tayo nakakulong sa battery cages. Bakit kinukulong 'to sa battery cage? Ah, okay. So itong mga nasa battery cage natin, mga pasyente. So mga ginagamot 'yan. Ayan. May mga minsan maluoy or medyo masama pakiramdam. Sisipon, ganyan. So, yun yung dahilan kung ba't sila nakahiwalay. Kasi madaling makahawa once na sama-sama sila. Takot-takot na, ma. So, ito yung mga Rhode Island Red. So, Rhode Island Red natin na mga, ayan, pinakawalan. So, yung mga bago. Andito sa ilalim. Yung mga lalaki na natira, so marami-rami rin itong piraso. Kung gusto nyo pong pumili, around Bohol kayo, pwedeng-pwede po. Mag-message lang kayo dyan sa page ko, sa screen, Thessalonica Farm Chickens. So, kung gusto nyo magsimula ng mga Rhode Island Red and Rhode Island White, 500 lang po ang per piraso nito. Kung maramihan po, pwede natin i-deliver. Pag naman pa konti-konti, pwede nyo po pick upin dito sa akin mismo sa range area ko. Tapos, if ever gusto nyo po mag-upgrade ng mga manok, like native chickens, gusto nyo pong lumaki, pwede nyo po i-cross dito sa mga lalaki natin na Rhode Island heritage chickens para po maging upgraded yung manok, native na malalaki. So, yan yung ginagawa ng iba nating mga breeders para yung size ng mga native na manok nila is mabibigat at malalaki, hindi sila lugi sa kilo. So, ito na yung mga natira at soon magpo-post din po ako ng mga malalaki kong pang breeders na mga halos year old na. So, yun naman po yung 1,000 per head. So, malalaking klase na po siya talaga at talaga pong breeder na po iyon. Ayan. So, magkukuha rin ako ng mga picture na to. Tingnan nyo na lang po sa aking page. Ipapost ko po yan, Thessalonica Farm Chickens. So, yun lang muna mga farmers para sa video na to. Nakapag-pre-range na tayo ng mga babae natin na mga Rhode Island Red and Rhode Island White. So, naihiwalay na natin sila at kahit papaano, nadagdagan na yung magiging breeders natin dito sa ating pag-Rhode Island Red and White.
So, kung nagustuhan niyo tong video na to, mga farmers, please like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click niyo na rin po yung notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng videos na na-upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayan, mga farmers, thank you for watching and happy farming.